Nagbabalik po ang ating programa ng Red Hour at kapiling pa rin po natin ang ating pong OIC Assistant School Supervision Superintendent, Ma'am Josie Palio. At kanina po ay marami na po minention si Ma'am na mga functions niya as ASDS. At ano po natin yung function niya naman as head po o chair ng mga dumidinig sa mga kasong administratibong kinaharap ng mga empleyado po ng Lepid Cabantuan City. Ma'am, meron po ba kayo ng kasong hinarap ngayon, ma'am? Ay, so far po, wala naman pa po, sir. Unang-una, nagpapasalamat pa ulit tayo kay Ma'am Roda sapagkat ako po ang ginawa niyang chairman ng ribbons at saka ng paghawak ng mga cases, okay. At especially administrative cases, ano po. At kasi pagdating naman sir sa teaching personnel, sa teaching personnel or teachers, ito po ay sinasubmit natin sa regional office na ang disciplining authority ay ang ating regional director. Okay. Yun po ang natin. At so far, wala pa naman po tayong nahawa ang kaso. Siguro, meron lang mga ilang naitatanong sa akin lang. Okay. Pero orally, hindi naman po siya in-written. Kasama po ba dito yung ating authority officer sa... Ah, okay. Sir, bali, ang mainam po sa rationalization na po na in-implement natin, sana may diyon po tayong legal officer. Apo. So, kung meron po tayong legal officer, siya po ang may hawak ng legal matters. Apo. Pero wala po tayo. So, for the meantime, sa akin na po muna in-assign ang ating superintendent. Akala ko kasi meron na dahil nag-ranking na before ng legal officer. By the way, anyway, tanong na lang natin, ma'am, kung ano-ano po ba yung ina-expect ninyong mga administrative cases na ma-handle. Ano-ano po ba yung mga administrative cases na pwede po ninyong mahawakan? Ah, sir, nakakatuwa naman, ina-expect. Pwede bang, sir, wala na akong i-expect? Wala na akong i-expect. Siguro, yung pag sinabi natin mga administrative cases, ang common naman dyan. May mga common cases tayo, hinawakan noon. May sasabi ko na noon. Maiwasan na natin. Ano? Oo. Noon, gusto mo sir banggitin na yung common cases yes, natin noon? Sige ma'am. Karaniwan naman po ay yung liability. Apo. Yun po, liability. Sa anong pong matter sa? Of liability of teachers na ino-complain ang ilang teachers about their liabilities. Apo. Ganun po. Pero... so far naman po, wala naman po tayong nahawakan na kaso na kung saan ay hanggang nagkaroon na hanggang sa formal charges. Apo, apo. Yun po. Wala po tayong nahawakan pagdating doon sa liabilities. So yun po, ano pa ba ang mga common cases? Sa monetary liability, kasama rin ma'am. Ah, monetary liability? Opo, nakasama rin po sa hawakan natin yan. Pero ulitin ko ulit, ang ating disciplining authority for teachers is the regional director. At dito po tayo sa atin sa Cabanatuan City, ay pinapasitay na din, preliminary investigation tayo, kinoconduct natin. Yun lang po ang ginagawa natin. Then, we will recommend, sir, our division will recommend to the regional office kung ano yung naging findings ng preliminary investigation. Under din po ba ninyo yung sa function po na yun, yung mga sa D-text? Ah, yung D-text? Nung isang taon, or nakaraang, I think 2 years ago, may D-text din. Yung D-text kasi ay, in-actionan din naman natin. Actually, nagkaroon tayo ng mga ilang D-text. Honors, ranking of honors, D-text. Malapit na naman. Oo nga, malapit na naman ang ranking of honors, announcement of honors, o deliberation of honors. So, hopefully, and we are still praying na wala naman pong maging problema. Unang-una sa lahat, na i-orient natin ang mga guidelines, sa mga guidelines na gagamitin sa ranking of honors, and hopefully rin kung magpapalabas ang ating department ng bagong DepEd order in selecting or select for the selection of honor pupils for students ay mas lalong magiging malinaw. Pero for the meantime po, dati pa rin po yung ginagamit natin. At during the MANCOM po, last week, management committee meeting with the school heads for public schools at saka po yung Kaprisaa, yung ating mga private school heads naman,
ay pinaliwanag po natin yan ng maigi, na mabuti, para sa ganun maiwasan ang magiging problema kung sakali man po sa darating na deliberation o bago mag-graduation. O minsan po after graduation, meron pang nagre-reklamo. Pero meron po tayong time frame na sinusunod. Opo. At magandang advice po yan kay Ma'am. At hingi pa tayo ng advice kay Ma'am para hindi na hindi na expect ni Ma'am yung mga iba pang problema na pwede niya kaharapin, ano Ma'am? Ano po pang ma-advise natin sa sinabi niyo po kayo ng mga liabilities na yun para hindi maiwasan na po at hindi na makarating pa sa inyo pong opisina? Alam mo sir, ang ganda nitong pagkakataon na binigay sa akin sapagkat para na rin ma-anticipate natin yung possible problems in the near future po. Pagdating po dun sa money matters ba, yeah, sir? Liabilities, yun yung karaniwang kasong natanggap natin. Siyempre, sino po ba ako para mag-advise ng personal na, para sa kanila na yun? Pero ang isang magandang ginawa po natin noon ay ang pagkakaroon ng training, financial literacy training, no, values formation. Kung natatandaan mo, sir, isa ka doon sa participants with 1,300 participants sa Mega Center pa, ang tawag nun, sa Mega Center with 1,300. Summer pa po yan, pero ang nakakatuwa doon, hindi na inip ang mga teachers. 2 days po yun, sir, if I'm not mistaken. Yes, ma'am. Oo. Walang lumalabas na mga teachers. Talagang sila ay nakinig. Nasana nga po ay patuloy nating isabuhay yung mga napag-aralan natin doon sa training na yon. Iyon ang ano natin. Kasi pagdating naman sa nagpapautang, mga nagpapautang kasi ay siyempre business din nila yon, hindi natin mayalis. At yung teachers naman, kuminsan kinakapo sa kanilang financial matters, eh nasa sa kanila na po yun kung kaya nilang bang bayaran yung obligations or not. Pero na sana nga po, wala na po tayong maging problema sa mga pagdating po sa ganyan bilang mga pinagpipitag ang mga guro at yung integrity po ng ating department sana ay mapanatili po natin. Ano naman po masasabi ni Ma'am sa usapin po na sinasabi, kapag may problema sa DepEd, hindi naman sinusolusyonan. Tinatakpan lang kasi halimbawa nililipat lang. Ano naman po ang side ni Ma'am sa usapin na yan? Sir, kindly, particular. Halimbawa po ako ay isang nagkamali ng isang empleyado, ano? Ako po ay hindi naman talaga binibigyan ng aparosahan. Nililipat na ako ng istasyon. Isang po tinatakpan lang yung problema. Parang nililigaw lang sa pinapalamig lang. Hindi naman daw po sinasolusyonan. Sir, kung nang ako po ay naupo na chairman ng grievances, no? Ng grievance, no? Ay nagkaroon na po tayo ng ilang ginawang karampatang solusyon doon sa at isa na po 'yon sa isang school head halimbawa, no? At yung isa naman sa teacher, hindi po natin sila tinotolerate as long as nandoon pa rin po siya sa procedure ng handling administrative cases. Kung di po niya nalalabag 'yon, wala po tayong, hindi po natin pagtatakpan kahit sino man kung nalabag 'yon. Pero sa ngayon naman po, nasusolusyonan talaga ng ating division ang lahat ng mga, halos lahat talaga ng complaints, if it is formal. Minsan nga po eh alternative dispute lang po, dispute. Or ano lang po ay right away binibigyan po natin ng action. Ang common po kasing iniisip lagi kapag mayroong problema, halimbawa ang katiwalaan ng isang empleyado, tatanggalin agad sa serbisyo. Eh mahaba pong proseso 'yon. Opo, sir. May due process po tayo palagi. At ang nakakato, ang mainam po dito sa ating division, mapagmamalaki po natin ang transparency. So, 'yun po, transparency at saka yung honest service. With a smile, Eka. With a smile. At naalala ko po nung si Ma'am Bactol ang nandito, siya po ang head ng PSB, Personnel Selection Board. Ganun din po bang mangyayari sa inyo ngayon bilang OIC po, as AST as OIC, Ma'am?
Yung sa chairman ng ano po, kasi ang laging may desisyon para mag-designate ng tao ay ang ating schools division superintendent. So, sa kasalukuyan, ang ating pong chairman ng selection board ay si Dr. Wilfredo Sison na siya yung chief ng SGOD. Ako naman po ang nagre-review, especially this coming ranking for senior high school teachers, no? At saka yung pong hiring of teacher 1 for elementary and secondary, or tinatawag na natin ngayon na junior high schools. So yun po sa akin po yung review and as recommended po for recommending approval po ng ating schools division superintendent. So yun po, at tayo po laging nakasupport po tayo sa anumang programa ng ating schools division superintendent. Ay po, malinaw po yung sagot po ni ma'am na hindi po siya ang ating pong head of PSP. And Sir Willy Wilfredo Sison, siya pa rin po ang ating head ng PSB. Siya po ang chairman. Siya ang chairman. At sa akin naman po yung review. Tapos, for recommending. Recommended po ako. Recommending approval po ng ating SDS. Ayun, ang dami ma'am. Meron pa po ba tayong karagdagang faction, ma'am? Aside po doon. Kasi po meron po yata kayong... Kayo pa rin po ay supervisor. Meron pa po akong ilang mga portfolios like sa alternative learning system, na kung saan ay masasabi naman natin maganda ang performance ng alternative learning system ng ating division, at pinagkatiwalaan pa rin po tayo ng ating minamahal na SDS na hawakan pa rin yung alternative learning system. Magandang gabi sa mga teachers ng alternative learning system. Magandang gabi po sa inyo. At so far, so good. Wala po tayong problema sa pag-implement ng ALS. At ako rin po ang may hawak ng Musabaka, or what we call the madrasa education. For Muslim po ito, for Muslim teachers and learners po, na ngayon meron po tayong isang Muslim teacher sa Lazaro Francisco Elementary School. So nag-o-offer na po ngayon ng madrasa education? Madrasa education or alive classes. Sa Lazaro Francisco Elementary School. Ano nga po ba ALIVE? Ito po ay Arabic Language and Islamic Values Education. So, yun po, hawak ko pa rin po yun. At meron nga po pala tayong advertisement na rin, sir. Meron po tayong Musabaka Festival of Talents for Muslim Learners sa darating na February 26 sa Lazaro Francisco Elementary School. Nadadaluhan din po ng Imelda Integrated School, na kung saan sila rin po ay may mga eskwela na mga Muslim po, na mga kapatid nating mga Muslim. Magandang gabi rin po sa inyo, mga kapatid nating Muslim dyan. So far po ba, ma'am, meron pang mag-o-offer na ibang school? Ang alam ko po, magkaiba itong offer na ALIVE sa kamadrasa, tama po ba? Magkaiba po? Hindi, sir. Yun po. Yun na po yun. Yun na rin po yun. So, madrasa, education, ngayon ay... ALIVE po, specific doon sa tinuturo, sa klase. Okay. So, meron pa po ba aside from Lazaro, this coming opening of school year, ma'am? Actually, nag-request po tayo ng additional ALIVE teacher na maaari nating i-recommend for deployment para sa ating SDS, i-recommend for deployment sa Imelda Integrated School. Sir, batiin ko na rin yung dalawang kong kaibigang principal na yan, si Ma'am Tess Padua ng Lazaro Francisco Elementary School. Magandang gabi po, Ate Tess. At saka po si Ma'am Dr. Roda Yumangulabnan. Magandang gabi sa iyo. At patuloy nating i-servisyuhan ang mga kapatid nating Muslim. Ayan. So, yung pong isang teacher na sa Lazaro ay siya po ang nagtuturo nung... ano po ba yun? Parang may grade 1, grade 2 din? O as one subject lang, ma'am? Bali, sir, nagtuturo sa atin. She is not a permanent teacher, pero siya ay tinatawag natin ALIVE teacher. Na siya ay, ang recommendation niya na galing pa sa region, at actually, mababa lang po ang kanyang natatanggap na honorarium, no? Pero matyaga po siya na nakapag nagtuturo.
magandang gabi rin po, si Ma'am Miriam O. Aragasi. So, siya po yung nagtuturo na live teacher sa Lazaro. Nag-iisa lang siya, pero ang dami niyang eskwela. So, yung leveling na binabanggit mo kanina, oo, grade 1, sir. May grade 1 siya. May grade 2 siya. May grade 3 siya. Kaya lang, nag-iisa pa lang siya. At first, ano natin to, so grade 1 lang muna. So, parang, pero yung mga estudyante po doon sa live, andun pa rin sila sa regular. Yes, sir. Okay, okay. Opo, so, sir. Additional lang yung Arabic language and Islamic values education. So, hindi po yung all through, buong mag-apon doon sila kay mama. No? Actually, sir, oras ng pagtuturo niya ay sa hapon. Nga po, yung tapos na yung subjects, na academic subject, sunod lang po natin yung live classes. So, hindi naman po ito kasama sa computational grades, halimbawa man. Sa computational grades? Hindi. Yun po yung kuminsan nagiging tanong, bakit yung iba hindi pumapasok? Dahil sa computational grades, hindi kasama sa computational grades. Pero, we are continuously informing the parents of these Muslim learners na to cooperate with us and of course to bring their children in allied classes para po malaman din nila yung kanilang language, Arabic language, saka Islamic values na ang nagtuturo po ay isang Muslim din po, si Ma'am Miriam. Si Ma'am Miriam po. Ang nanay ko po kasi ay Muslim at yung mga kamag-anak ay mga Muslim din. Ah, okay. Kaya maganda yung alive na yun, kasi kasi parang tayo sa kabanatuan po marami na rin mga Muslim. Opo, marami na, sir. Sana kung narinig po tayo ni Sir Gar, madagdagan nga po sana yung ating magtuturo ng alive teacher, kasi ang dami na po nating ano. Kaya lang, meron nga pala, sir, ilang problema doon dahil or ilang nagiging balakid para dagdagan ng teacher ng alive. Kasi kaunti lang yung pasado sa QE, no? Yung po yung kailangan pasado muna kasi sila ng qualifying examination for Arabic language. Yun po yung ano. So kailangan po muna ipasa nila. Kaya lang sa pool po kakaunti lang po yung nakakapasa. So dinidistribute po yan all over the region 3 or nationwide. Yes, yun po. Ayun. So ayun po ano, at ang math ma'am sa inyo ba? Ay, Matt? Opo. Hindi po. Hindi. Ang nasa akin pa, sir, Abot Alam. Abot Alam. Abot Alam. Halos parehas lang po siya ng konsepto ng alternative learning system that is for out-of-school youth at saka yung madrasa nga, sir. Opo. Yan pa rin. Okay naman pa rin po. Kaya pa lang po i-manage ang lahat. Opo. At siyempre, natanong natin si Musa kanyang mga functions. Let's get personal naman, ano, kaunti, ano, kay Mama, ano. Ano po yung natutunan niyo, ma'am, sa nakaraang ranking po sa lahat? Alam lang po natin, maraming nakakaalam sa pangyayari. Ano po yung natutunan natin naman po? Sir, kailangan pa ba sagutin? Pwede naman, okay. Sana na po natin sa loobin niyo. Para po ibagting ko. Yung, di ba alam naman po ng marami na rank 1 po ako. Pero hindi po sa akin na ipagkaloob yung position na maging chief education supervisor. Pero ito po ay maluwag sa puso ko na rin tinanggap sapagkat, alam mo, sir, kapag nananalig ka sa Diyos, walang imposible. At lahat ng mga burden mo sa buhay ay marirelieve ka. So actually, normally, two days ko po siyang iniyak. Pero syempre, iniluod ko siya sa Diyos. Nanghiya ko ng panalangin at nagpanalangin po ako, nanalangin po ako. Umunta po ako sa amin sa malaking kapilya. Alam niyo naman po, INC. Yun po yung pinanalangin ko. Hindi ko man po yun ang time na para sa akin. Pero alam ko po na may ipagkakaloob ang Diyos sa akin na ito po. Hindi ko na po talaga ito inaasahan. Pero ito po, dahil akala ko election ba na, baka ako hindi na ako. Kumbaga, unexpected time, unexpected place. Imagine, Cabanatuan City pa ako na-assign. Maraming salamat po. So ano po natutunan ni ma'am? At natutunan ko, nasa Diyos ang awa, lahat ng panalangin mo, ipagkakaloob niya in the right timing. At kung minsan hindi man niya ipagkaloob ngayon, may ibibigay siya sa'yo na mas maganda pa sa hinihiling mo. Ito po matindi, mga kasunod. Would you do the same if someday you be the SDS?
the same in a sense na gagamitin ko discretionary yes. power ko. Hopefully, kasi hindi pa ako makapagsasalita uh-huh. ng ano, ano ng talaga ganun. Pag nandun na ako sa posisyon na yon, sir? Yes, ma'am. Halimbawa, SDS na kayo ngayon, gagawin nyo, maaaring magawa nyo ba o gawin nyo rin yung gano'n, nangyari sa inyo? Nako. Being one na naka-experience ng gano'n. Experience na gano'n. Siguro po, kapag ibinigay sa yung experience, base po yung sa experience ko. Apo. Pag na, meron kang learning sa experience, apo, apo. Eh, no? So yung learning na yun ang gagawin kong springboard. Para sa mga future endeavors apo. Ko na kung saan dapat sana nga at wag ko nang gawin, wag kong gawin. Ito 'yung maging aral sa akin na 'yung nangyari sa akin, wag kong gawin sa kapwa ko. Siguro 'yun 'yung learning ko na isasabuhay ko. Apo. Bilang pag binigyan po ako ng pagkakataon, sir, apo. Na maging mapunta doon sa so, position. So, the answer is no. Hindi gagawin niyo. Ayun. Yes, sir. Yes. Silent no. A big no. Oh, parang gano'n. Opo. So, mukhang wala na tayong oras, pero bigyan pa natin si ma'am, ano, mga, siguro ma'am, isang tanong, isang salita sa isang salita. What will be your trademark? Trademark? Gusto kong makilala ako bilang a leader with passion, heart to serve our children, our teachers, our bureaucracy, na hindi kailangan, you will not put your position on your head. The position is just a position that you have to serve the people with your heart, with your, of course, being competent, your skills, at yung pagsiserve sa kanila na may lakip ng gabay mula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, yun po, ating pong bisita. Si ASDS or si ASDS Josie Palyong. Baka po may huli pang pabati si ma'am o announcement. Binabati ko po ang ating mahal na Schools Division Superintendent. Binati ko po na siya ulit kanina. Ito yung pagkakataon para pasalamatan siya. And of course, our fellow workers na nandito sa ating division. Kasi hindi natin magagampanan, hindi pwedeng isa lang ang gumanap sa trabaho at hindi lang pwedeng nag-iisa lang ang maka-accomplish ng minimithin natin na maging number one ng ating number one na division sa ating rehiyon. Yan po yung tinatarget nating Schools Division Superintendent. Hindi po niya kayang gawin yon, hindi ko rin po kayang gawing mag-isa. Kung di kayang gawin natin, sana tayong lahat po ay magtulong-tulungan para po makamit natin ang ating nilalayon or ang ating mithiin para sa ating division. So, again, hinihingi ko rin po ang kooperasyon ng bawat isa. At of course, I am here to humbly serve all the Cabanatuenos, our children, our teachers, our community, with integrity, with smile, sir, yun, no? And with honesty po. Na maservisyon po natin sila. At ang ating tanggapan po ay laging bukas. Wala tayong lunch break. Kung nandun lang din po ako sa office, most of the time, halos andin ako sa office, bukas po ang ating tanggapan. For those who wants to be observed, no? Yun po yung ano natin, or to get our service, or to, if you have any, businesses or education businesses po na pwede po naming ma-extend sa inyo ay gagawin po natin lahat yan, sir. At syempre, binabati rin po natin ang ating mga kasamang education program supervisors, kasama ang kanilang chief education supervisors, si Dr. Will Predo Sison, si Dr. Priscilla D. Sanchez, at ang mga public schools district supervisors, no? Hindi ko na po isa-isa, sampu po yan. At si Ma'am Emma San Pedro po, na kung saan sa, siya rin po ay tumutulong po sa atin para lalo pa nating madagdagan ang ating kaalaman pagdating sa pagtatrabaho. Dahil importante, sir, ang pagtutulungan. Hindi pwedeng sabihin mo, alam mo na lahat. Kung hindi, hingin mo rin ang kanilang tinig or pakinggan mo rin ang kanilang tinig para ikaw ay magkaroon ng magandang desisyon sa trabaho.
Ayan po. At isa naman pong edisyon ng balitaan na turuan at talakayan niyo pong natunghaya sa ating programa Debate Hour sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent Dr. Rhonda Razon at ng technical team ng Debate Hour sa pangunguna po ni Sir Glenn Agustin at ni Nate Daniel Cabico. Para po ninyo nakasama, Alan David Valdez. Abangan po ninyo susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po.